Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So, nandito tayo ngayon sa may Motorstar Baliwag Branch, mga best, para hanapin yung motor na babagi sa'yo. So, bago natin umpisahan ang ating vlog ay mag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel. I-click na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos and upload natin dito araw-araw. So, umpisahan na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos yan. Mga best, nandito tayo ngayon sa may Motorstar Baliwag Branch at marami silang available ngayon tulad nitong Well 125R, mga best, no? So ngayon lang natin na walk around review to dahil last year 2020 wala tayong well na vlog itong Motorstar na to. At least ngayon 2021 meron na tayong mabavlog, mga best. So marami silang available dito, no? Ayan, SES X, marami silang available ngayon. Yan, SES X 110R, mga best, no? Yan. So, ito naman ni SES 110 version 3. Yan, available din dito. Meron silang dalawa rito. Tapos, puro mga Star X na yan nandyan. So, ayan, meron tayong ito. Umpisa natin yung walk around dito sa may Well 125R, no? So, wala akong makitang ano, specs nito sa sa Google. Syempre mag-walk around na naman tayo. So para doon sa mga nakakaalam ng specs niya, paki-comment down below, mga best, para at least ma-share natin sa iba. So ayan, sa handlebar nito, kamukha din siya nung ZES X, no? Ayan, pero iba yung design. Ayan, iba yung design niya rito para doon sa headlight, mga best. Kasi si ZES X, ito yung design na meron to. Ayan, ngayon 2021, ito yung mga design ngayon ng ZES X. Pero meron na tayong walk around video noon. Check nyo na lang itong well, mga best. Is halogen bulb ang meron pa siya, no? So meron siyang may pagka wave type yung pinaka handlebar niya, no? Itong sa may ano niya, sa may part nung headlight tapos sa handlebar. So wave type, kahit yung itsura niya, mga best, is wave type yung ano niya, pinaka looks niya. Ang ano rito, yung pinaka specs niya, ay yung pinaka decals niya, mga best, is ayan, puro para siyang ano, para siyang fire. Yun, medyo may ganung factor yung ano niya, mga decals niya. So marami siyang decals, no? Ayan, may Motorstar dito, itong part na to, decals yan, ito decals din yan. So meron ding Motorstar dito na decals, tapos meron siyang decals dyan, mga best. So sana sa mga susunod na improvement is emblem naman, no? Kahit hindi na masyadong ano, hindi na masyadong ma-decals, okay lang yun. Tapos yung pairings na lang yung lagyan ng kulay. Kunyari ito, black, tapos white. Ganun, ganun na lang, di ba? Kasi medyo parang ano, yung masyadong madaming decals, hindi naman ako against dun sa napakaraming decals. Pero yun, 2021 na tayo, di ba? Yung improvement tsaka yung ano, yung mga future motorcycle ni Motorstar hindi nagpapahuli, lalo na sa pagbebenta ng mga motor, mga best, tsaka sa design, no? Hindi rin siya nagpapatalo, no? Ayun, pero naman to ano siya, halogen bulb, pati yung signal light niya halogen bulb din. So may part dito na LED, no? Aggressive look din yung meron to, mga best. So ayan, sa front fender may pagka wave type nga siya, tsaka puro polish black tsaka polish white ang meron to. So may reflector side by side, and then meron siyang extension yung sa front fender niya na matte black. Ayan. So Euro 3 na din to. Ayan, carburetor, tapos 125cc, no? Medyo maliit lang tingnan yung makina niya.
pagdating dito. Pero ayun, ganun din naman yung ano, parang mas malaki pa nga yung makina nito kaysa dun sa motor ko eh. Di ba? So ayun, sa disc naman niya, naka single disc brake sa harap, tapos medyo maliit lang yung caliper na meron to. Tapos sa ano naman niya, sa size naman ng gulong ay 2.5 by 17, so tube type to mga bes, tsaka naka mugs. Maganda yung mugs nito, parang siyang yung mga ano, parang siyang yung mga Raider, yung mugs niya tsaka yung disc niya same ng mga ano, Raider type ng gulong mga bes. Telescopic fork. So itong forks niya is medyo matte finish, no? So ayan, pagdating naman dito sa fairings na to, maganda yung ano niya, maganda yung looks niya, aggressive looks. Yun nga lang, wala siya ritong ano, close, no? Open na open, open na open siya mga best. Pero ayan, kung gusto niyo yung patakpan to, no? Eh okay lang naman, kaso wala siyang paglalagyan, no? Ano naman siya, yun nga lang, dumihan nga lang mga bes. Pero yun yung design niya eh, wala tayong magagawa doon, diba? So naka single cylinder to mga bes, malamang 4 stroke din to, no? So ayan, sa side na to, meron na rin siyang kickstarter at sa rear brake pedal niya, yan. Maganda rin yung ano, maganda rin yung bakal na ginamit dito. Tapos sa foot pegs naman niya, hindi siya napiflip. Steady lang siya, ganyan lang siya, stable lang. At ayun, para na rin siyang ano, para din siyang crash guard kung tutuusin. Kasi kung mag-slide kayo, ito yung unang tatama. At least mapoproteksyonan yung mga fairings na nandito sa side na to. So madalas yun naman talaga yung nagiging cost ng ano eh. Ito yung palaging nasisira pag nagka-crash kayo. Yan. So, meron nakalagay dito na CUBI 500. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Comment down below mga best. So, polish black yung finish nitong sa ano, sa makina niya. So, maganda yung makina niya. No. Ayan, sa kickstarter naman niya, may goma rito sa taas. Yan. Yan din yung design na meron to. Yan sa exhaust naman niya. Ayan, may exhaust cover na rin. Stylish na rin yung exhaust niya. So stainless naman to. At yung sa foot pegs nung angkas, yan, goma rin naman to. So napiflip siya. Maganda rin yung, maganda yung alloy na ginamit din dito. Tsaka maganda yung finish, no? Ano naman to? Polished gray yung finish niya mga best. Side naman ito, naka ano siya, naka double shock dito, no? Ayan, dual shock sa may likod. So hindi naman na siya na adjust, ito na talaga yun. Pero kung gusto nyo palitan, pwede naman palitan nyo mga bes. Ayan yung pinaka ano niya, pinaka exhaust niya. Then yung size naman ng tires sa likod ay 2.75 by 17, so naka mugs din at naka drum brake dito sa bandang likod mga bes. So ayun yung pinaka pangalan niya, Well 125R mga bes, ng Motorstar. So sa part na to, sa may rear fender ay plastic. Yan, plastic siya mga bes. Then ito yung lagay ng plate. Okay na okay din, no? Then meron na rin siyang ano, na LED rito sa may ilalim. Yung reflector nandito sa taas, yung iba kasi nandito sa baba. Ito naman, okay din naman sa akin yung bandang taillight niya. Ito LED na, pinaka taillight niya. Maliliit lang yung bulb na meron siya. Then yung sa signal light ay halogen bulb, no? So kagandahan dito, magkasama na yung taillight niya at saka signal light niya. So isang
ito sa isang ano rito, sa isang ilaw, no, wala na yung mga nakausli na ewan, no, mga ganun. Hindi ako ano masyadong against doon sa, hindi ako against doon sa nakausli na ano, kasi medyo madali kasing masira yung pag ganun. Tsaka madaling maputol, 'di ba? So ayan, sa grab bar, maganda yung polish nito, maganda yung finish niya. Gray, polish gray siya. Yeah, meron na rin tong chain cover. Yan, matte black. At yung sprocket size naman nito ay asan yung size nito? 35 mga best. Yung sprocket size nito 35, pero yung engine sprocket di ko makikita. Specs nito, eh yun, paki-comment na lang sa baba. So, meron na rin siyang side stand and center stand, then naka dual shifter dito side na to. So semi-matic to mga best, para sa mga nagtatanong, wala tong clutch, semi-matic to. Okay, yan, naka dual head shifter siya. So sa part na to, maganda yung looks niya, maganda yung pinaka kabuuan dito. Yan, tapos meron din mga open dito para dun sa aerodynamics niya, at para dun sa engine eh may singhawan siya. So yun din yung part na kaya walang plate dito, dahil sa hangin, no? Para hindi siya masyadong mag-init agad yung engine niya. So ayan, dito naman sa part na to, yung upuan niya. Okay yung upuan niya, malambot. Yan, malambot na malambot yung upuan niya. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. Yan. So malapad din naman yung nasa likod. Kasyang-kasya mga puwet, kahit gaano kataba, kasyang-kasya. Pati yung sa rider. So medyo bukaka nga lang to. So abot naman natin to, naka center stand lang. Mababa lang yung clearance nung ano niya, sa seat height niya. So 5'2 lang ako, abot ko siya. Yan, dito naman yung ginamit na plastic dito is okay naman siya, magandang klase rin naman. At meron din naman tong compartment. So ayan, sa mga naghahanap ng compartment, meron siya. Medyo madilim yan, pero hindi siya gaano kalaki yan, pero kasya na rito yung meron na kayong may ilalagay dito. At least meron, diba? May iba kasi wala. So ayan, sa tank capacity naman ito, malamang ano rin to, mga nasa 4 liters yun yung tansya ko, nasa 4 liters yung mga ganun. So medyo ano lang to, prone lang to sa gasgas dito sa may ano na to. So maganda, lagyan ng cover yan, may cover sana rito para at least yung pintura nito hindi siya agad mababakbak. Yun yung isa doon sa wala lang, suggestion ko lang naman ako, kasi nilalagyan ko ng basahan dito para hindi magasgas yung tanke, sayang kasi yung pintura, diba? Dito naman sa ano niya, sa panel gauge niya, maliit lang yung panel gauge niya, pero basang-basa mo naman. So ano siya, may digital siya, tapos may analog type. So hindi ko makita yung mga kung ano yung mga nandito sa mga bilog na to, pero digital siya mga best. Dito nakikita ko dito ay fuel, yan, fuel meter, tapos dito naman speedometer tsaka odometer. So sa side na to ay medyo magaspang siya. Yan, matte. May pagka carbon fiber ano dito, yung finish niya, no? Yan, sa ignition key, susi niya, yan, ordinaryong susi lang naman. Okay? Ito, matte yan, hanggang dito, mga best. So, pwede nyo rin lagyan to nung parang sa bracket na ano, parang yung sa may ano rito, tawag dito yung basta yung nilalagay dito, alam nyo na yan, mga best. Yung parang lagayan ng sa basta yun, comment nyo na lang sa likod sa comment section kung ano tawag doon, yung sa grills, parang grills mga best, yun yung tawag doon. Tapos ayun, sa mga switches naman nya,
Ito, high and low. Yan, high and low mga best. Para hindi siya nag-stay. Pag-clearance mo siya, yan. Para siya nag-high beam lang. Yan. Then, dito naman, yung signal light. Busina, tsaka choke mga best. Yan, carburetor nga to. So, sa grip niya, medyo madulas lang yung grip nito. Pero sa side na to, dito sa side na gilid na to, eh, makapit siya. No? Then, dito sa side, yung mga switches niya, ito, high and low pala. Nandito yung high and low. Ito pala yung pass beam. Yan, pass beam siya mga best. So, mayroong up and down. Pwede nyo i-press yan. Dito naman, high and low. Yan. Tapos, park light and headlight. Tapos, electric starter. So, sa front brake, okay naman yung front brake lever niya. Sa grip niya, medyo matigas lang yung throttle nito. Pero, hindi siya gaanong kalaliman. No? Kung may papalitan man ako dito, itong grip mga best. Yan, yung grip. Pero yung mga switches niya, hindi siya gaanong ka-premium. So, alam naman natin yan, no? So, para sa price nga pala nito, mga best, ay nasa 43,000. So, pwede nyong tawaran siya ng hanggang 38,500, mga best. So, pwede na yun. Sulit na sulit na yun para dito sa motor na to, no? 38,500 pwede nyo tawaran. Sa cash yun, mga best. So, ayun, puntahan nyo na lang dito. Marami sila rito. Meron pa rin sila rito, ano? Meron pa rin sila rito, ayan. Easy Ride 150N, no? So, sana makapag-test drive tayo nito. Ayan, makapag-test drive tayo. Meron silang tatlo pa. Wala na rito yung mga, ano, napakadami nang nakaraan dito, eh. So, ayun, kulay red na lang na tatlo. Available dito, mga boss. So, ayun, para sa mga kukuha, ayan, puntahan nyo na lang dito. Kontakan nyo na lang yung number na nandyan sa description box para dito sa Well 125R mga best na ngayong 2021. Ayos na ayos to. Ayun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos and upload natin dito araw-araw. So, ayun, hanggang dito na lang. Kita-kita ulit tayo bukas mga best. At lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan mga best. Kita-kita ulit tayo bukas. I'm Marky. Ciao. Maraming salamat. Bye-bye.